Phoenix, so it's me again, your mathematician, Ariel Rigor. So for today's vlog, mga kamatinigs, gagawin ko na ang yung most requested sa aking mga previous videos na gusto nyo i-share sa inyo yung mga learning experiences ko ngayong new normal or during this online class. So guys, o mga kamatinigs, hayaan nyo i-share sa inyo yung mga learning experiences ko sa subject namin na Mathematics of Investment or SEM5 and Plain and Solid Geometry or SEM6. So, but before guys, o mga kamatinigs, make sure na nag-like na kayo, nag-comment, and mag-subscribe na rin kayo. At make sure na na-hit nyo ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong videos. So guys, let's start in 3, 2, 1. So, ayun mga kamatinig, since electronic learning or online learning tayo ngayon, halos lahat ng kaganapan sa ating pag-aaral ay bago pa lamang sa atin. Napakarami nating adjustments na kailangan gawin. So, hindi natin maitatanggi na marami tayong mga karanasan o mga na-experience sa pag-aaral natin ngayon. So, masasabi ko yung mga naging experiences ko dito is napaka-saya na napakahirap. So, sinabi ko siya na napakasaya kasi unang-una yung mga hindi ko usually ginagawa is nagagawa ko na dito. Unang-una na nga dito is yung paggawa ng video presentation. Sa paggawa ng video presentation, dito ko naranasan na maging isang manager ng bangko. So, ayun na nga, yung pinangalan ko dati sa bangko kung ginawa nung nagpasa kami ng video presentation sa Mathematics of Investment is the Pasig International Bank. So, yung ginawa kong introduction is yung "Good morning, sir. Welcome to Pasig International Bank." So, ayun, yun lamang yung ilan sa paggawa namin ng video presentation. Yung isa pang kainaman dito sa paggawa ng video presentation is parang napapractice ko na yung yung pagiging isa kong teacher na parang pag ako na yung nasa posisyon na ako na yung nagtuturo, ako na talaga yung teacher, parang eto na talaga yung way ko kung paano ko i-transfer yung mga knowledge ko sa mga estudyante ko. Isa pa sa mga masasayang experiences ko dito sa dalawang subjects na ito is yung paggawa ng rap. Yung binigyan kami ng lyrics ng aming teacher na si Sir Ren about sa circles, tapos kami yung magkapatong ng tono, tapos pe-perform namin through video presentations din. So ayun yung paggawa namin na to, nagbigay ng kasiyahan sa lahat kasi para kaming para kaming mga tangas na nagawa namin. Na kahit na minsan wala lang sa tono, since rap naman yun, kaya okay lang. Nagbigay naman ng kasiyahan sa lahat. Sa kabila ng masasaya at magaganda experiences ko na to, hindi ko naman maitatanggi na marami din naman na may hirap at or mga negative experiences ko dito. Unang-una na nga dito is yung slow internet connections. Like for example, may Zoom meeting kami nila sir. Nagdi-discuss siya. Hindi ko maintindihan yung dinidiscuss niya kasi robot, parang robot yung salita na lumalabas dahil nga dun sa mabagal na internet. Tapos parang mapapakanta ka na lang na kung wala ka na maintindihan. So ayun, parang mapapakanta lang yung internet. Isa pong nakaka-stress sa slow internet connections na yan, yung pagkapasa ng mga requirements or yung mga video presentations na kailangan ipasa sa messenger, na kailangan isend sa group chat para makita ni sir yung mga pinagagawa namin. Sasabayan pa ng slow internet connections. So ngayon, hanggang sa madelay yung mga video na kailangan namin ipasa na hindi aabot sa time na binigay ng teacher namin. Pero minsan, nagbibigay naman ng consideration si sir para sa mga, yun, kagaya nga namin na may slow internet connections. Isa pang nakakadagdag ng stress dyan mga kamatinex is yung sabay-sabay na deadlines. Kasi yung schedule namin kay sir is Tuesday and Thursday.
So, for example, may meeting kami ng Tuesday, magbibigay siya ng activities sa SEM 6. Like for example, activities 1 to 10 na kailangan namin sagutan. Tapos, magbibigay din siya ng video presentation sa SEM 5 na kailangan din namin ipasa sa susunod na meeting. So, ang susunod namin na meeting is Thursday. So, meron lang kaming Wednesday para gawin lahat yung pinapagawa niya. Tapos, may mga, syempre hindi lang naman sa kanya yung subject namin, meron ding ibang teachers na may ipapagawa sa amin. So, ang tendency, mas matataranta na yung mga estudyante. So, hindi na namin ngayon alam kung ano yung unahin. Pero sa kabila nun, nagagawan pa naman ng paraan para makapag-comply or magawa lahat ng mga activities at tasks na kailangan namin gawin at ipasa. So, ayun guys, yun lamang yung mga ilan sa mga positive and negative experiences ko sa subject namin na Mathematics of Investment and Plain and Solid Geometry. So, ayun mga kamatiniks, kung curious kayo sa mga lessons na pinag-aaral namin sa Mathematics of Investment at Plain and Solid Geometry, pwede niyong bisitahin yung YouTube channel ng aming teacher na si Sir Mark Ren Villaflor. Na ayan, nakikita niyo sa screen niyo ngayon yung YouTube channel niya, Mark Ren Villaflor. So ayan, marami kayo mapupulot dyan guys na mga bagong kaalaman. So guys, kung nagbabala kayong mag mathematics major sa pag nag-college kayo, ayan, puntahan niyo lang lagi yung YouTube channel ni Sir at marami kayong matututunan about mathematics. So mga kamatiniks, bago ko i-end itong vlog na ito, nais ko lamang i-congratulate yung nanalo sa ating pag-giveaway na si Muse of Pasit. Lenovo Chromebook. So ayan guys, ayan kamatiniks, ayan. Natanggap niya ang bagong Lenovo Chromebook. So Muse of Pasit, send mo na ang iyong details sa akin, i-PM mo sa akin para maipadala ko na sa iyo itong Lenovo Chromebook. So, see you again mga kamatiniks in my next vlog. Thank you for watching, keep safe, and God bless everyone.